Samantala, pinangangabahan naman ang brownout sa iba't ibang bahagi ng bansa. Manipis kasi ang power reserve ngayon, lalo't pumasok na ho ang tag-init. Naritong report ni Haji Rieta. Mismong sa palasyo ng Malacanang, ilang beses na nag-brownout kahapon. 8 beses na wala ng kuryente sa new executive building na umabot ng hanggang 5 minuto. Hanggang ngayon, nakaranas pa rin ilang oras na rotational brownout ang ilang bahagi ng Mindanao. Nauna nang sinabi ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, manipis ang power reserve lalo na't pumasok na ang tag-init. Dito sa Metro Manila, balak ng Meralco na kumuha ng karagdagang supply ng kuryente mula sa 3 power producer hanggang Hunyo. Ito'y para bawasan daw ang kuryente ang kailangang bilhin mula sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM. Makatutulong daw ito ngayong tag-init kung kailan mataas ng demand, manipis pang supply. Itong Lunes, pumirma na ng kasunduan ng Meralco sa 3 power producers. Pagdiriyak ng NGCP, handa naman daw ang transmission facilities itong ipamahagi anumang supply ng kuryente meron. Sa taya ng NGCP, ngayong Abril, sobra ng mahigit 1,000 megawatts ang supply ng kuryente sa Luzon kumpara sa highest of peak demand. Manipis naman ang supply sa Visayas kung saan mas mataas lang na 100 megawatts ang supply sa peak demand. Pero sa Mindanao, kulang ang supply kaya asahan pa rin ang rotational brownouts. Para sa Unang Balita, Haji Rieta reporting.